What's up guys? Welcome back to my channel. Shout out to all viewers and subscriber. So, ito yung sprocket combination na 34 teeth, ayan, and 16 teeth. So, itong combination na to ay nasubukan ko na. So, isishare ko sa inyo para sa mga Wave 100 users. Okay? So, malakas yung puwersa at mabilis yung hatak ng makina, mabilis yung takbo. So, nagkakaroon siya ng high speed na 140 km per hour sa builong kalsada na pantay. Okay? At matipid siya sa fuel kasi nasubukan ko na rin siya sa malayong biyahe. So, kaya gumawa ko ng video ito para ma-share ko sa inyo kung ano yung naramdaman ko na magandang epekto, kaya sinishare ko sa inyo. So, ito yung tamang-tamang sprocket combination para sa mga Wave 100. Kasi ang transmission ng third gear ng Wave 100 ay low speed. Kaya nag-add ako ng mas malaking sprocket combination. So, sa likod na sprocket combination, stock pa rin yung size, 34 teeth. So, sa harapan lang ako nagdagdag ng 2 teeth, naging 16 teeth from 14 teeth. So, ngayon, tanggalin ko na muna yung ibang sprocket combination. So, ikakabit ko na. Okay? So, ang pag-modify kasi ng powertrain ay pinag-aaralan muna bago ikabit ang sprocket combination para maiwasan yung pagkasira. Katulad ng sliding, ang mga dahilan kung bakit mabilis mag-slide ang motor dahil sa pagpalit ng maling sprocket combination. Hindi kaya ng torque or hindi kaya ng clutch ng makina, hindi kaya ng horsepower, kaya nagkakaproblema. Okay? So, sa ganitong paraan, maganda yung epekto ng combination. Okay, naikabit ko na yung sprocket, front sprocket. So, yan, nakabit ko na rin yung mga cover. Okay. So, huwag natin kalimutan higpitan yung 2 G's na volt para hindi tayo matanggalan ng tornilyo. Ayan, 16. So, ito naman yung sa likod. Ang paglalagay ng kadena, guys, ay hindi basta-basta lang. So, titingnan natin kung nasa sintro yung ngipin ng sprocket. Kasi pag nasa gilid yan, guys, unti-unting ninipis yung kadena. Sa madaling salita, pag manipis na yan, pwedeng maputol yung kadena natin pag mali yung pagkakabit. O dapat, nasa gitna yung ngipin. Ayan, di ba? Sa gitna. So, ibabalance natin yung adjustment sa kabila na parte. Ayan, di ba? Paikutin natin, titingnan natin kung sentro, di ba? Ayan. Okay, ganyan yung pag-check at pagkabit ng simple. So, dito mapuputol, kasi ninipis yan guys, tumatama doon sa ngipin, ninipis yung bakal ng kadena, yung wall. Ayan, pag numipis na yan guys, pwede tayo maputulan or pag uminit, saka mapuputol. Kasi hihina yung resistance ng metal. Kasi pag manipis na yan, kaya mapuputol na yan. So, dapat, sintro yung pagkakalagay ng kadena natin. Okay? Ayan. So, pwede na tayo mag-test drive. So, thank you for watching and subscribe for more videos.